Di naman ganun kaganda. Di rin ganun katalino. Hindi rin kami mayaman. Kaya nga naman, curious na curious po ako. Kasi sa dinami-rami ng babae, bakit ako yung pinagtsatsagaan niya? Palagi niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako. Wala naman akong maisagot. But still, sa mga susunod na araw, sasabihin niya pa rin sa akin yun ng paulit-ulit lang. Mahal niya ako. Sobrang humahanga po ako sa pagiging consistent ng lalaki na ito. Yun yung dahilan kung bakit nandito kami sa kinalalagyan namin ngayon. Just a few days ago, inimbitahan ko po siyang magsimba. Medyo nanibago siya sa part na yun kasi ako mismo ang naunang mag-imbita sa kanya. Alam ko naman na papayag siya. Sa kalagitnaan po ng misa, DJ Lince, dun sa part na may peace be with you, sabi niya sa akin, peace be with you. Tapos sobrang sweet ng mga ngiti niya sa akin. Ganun naman siya palagi. Alam niyo, kapag kasama niya ako, nakikita ko talaga na masayang-masaya siya. Sobrang saya. Matapos niyang sabihin sa akin yung peace be with you, humarap ako sa kanya. Hinawakan ko yung kanyang mukha. At ako mismo yung nagtanggal ng face mask niya. Tapos, tinanggal ko rin yung face mask ko. Sabay sabing, peace be with you, mahal ko. Tapos, hinalikan ko siya sa kanyang mga labi. Alam ko na medyo maharot ako sa part na to. Pero for the past 23 years na matino ako, please, pagbigyan nyo na. Nakatulala lang siya at alam ko na yung reaction na yon out of pagiging masaya. Sa tagal ba naman niyang nanligaw? For sure, ito na yung pinakahihintay niya. And yes, kami na. Deserve niya to. Deserve naming pareho. Para sa mahal ko, honey, hon, maraming salamat sa paghihintay sa akin. Salamat dahil hindi ka sumuko. Hindi ka nagpabaya sa mga panahong kahit ako, ayoko na sa sarili ko. Salamat kasi through ups and downs, nandun ka lang. Nandun ka palagi para iangat ako. God bless us on our new journey as a couple. Wala nang iwanan to. Sa sobrang saya ko po, DJ Lindsay, napakonfess po ako agad. Sa wakas, hindi na ako maaasar ng kaibigan ko na NBSB ako o no boyfriend since birth. Kaya naman sa mga single dyan, tiwala lang. Ang tamang tao, marunong maghintay.
DJ Lindsay, maraming salamat kung sakaling mabasa mo at mapili mo ang aking story. Palagi po kaming nakikinig dito sa department namin. Muli, ako si Faye. At ito ang lihim ng aking liham. Sa mga barado ang ilong. Kasing tabi po sa mga ayaw magpahalata na sumisinghot sila. Hoy! Aras natin sa buong kapuluan. Check your time. Bibi ko, mahal ko. Pangga ko, 9:18 in the morning. Hi! Isa na naman pong pangga natin at kababayan natin ang in love mula sa laylayan ng lipunan. Hello naman kay Faye. Bakla, ikaw na. Sa'yo na ang corona. Oo. Eh, di ikaw nang hinintay ng kay tagal-tagal. Marikit. Oo, matangos ang ilong. Baling ginita ng katawan. Oo. Mestiza ka, bakla. Alam mo, in fairness naman, oh, hello naman at kaway-kaway sa mga panggapo natin na ganyan. Yung naka-experience na hinintay talaga sila ng mga lalaking gustong-gusto at mahal na mahal sila. Uy, konti na lang yung ganyan ngayon. Kasi sabi nga, alam mo, ikaw, baby Toby, maisingit lang talaga yung sarili mo. Oo. Maghihintay ka ba? Gano'ng katagal ka maghihintay? Kahit di ka gusto? Ay, sorry na. Hindi pala. Hindi naman natin alam yon, di ba? Wala tayong alam. Pero sa lahat po ng mga panggapo natin na willing maghintay para dun sa babaeng pinapangarap nila, hintayin nyo lang. Oh, kasi alam mo, di ba, sa mundong napakadami ng tao, in fairness, di ba, sa mundong napaka-disposable ng lahat ng tao. Sabi nila, di ba, parang kapag hindi nag-workout, di on to the next. Kasi, di ba, parang dali-dali at ang dami-dami ng tao ngayon. Di ba, madaling mamili, madaling maghanap, madaling makahanap, di ba? Saludo ako sa mga taong naghihintay. Pero alam mo, in fairness, hindi naman siguro siya hihintayin ng lalaki. Kung alam ng lalaki na wala siyang di ba, wala siyang... Alam mo yun, wala siyang score or wala siyang pag-asa. Para sa akin lang naman, siguro kasi nararamdaman din ng lalaki na mahal niya din ako kahit papano. She is worth waiting for. Wow! Diba? Wait, kasi alam mo, ang hirap-hirap nun ha. Yung tipong sabi nga ni Regina tsaka ni Piolo, diba? Diba? Darating ka naman, diba? I'm getting there. Sabi ka na na iba. Tama ba yung linyahan? I'm getting there. Diba? So, madaling maghintay at madaling magmahal ng taong alam mong mahal ka rin. At yung the only obstacle na nasa harapan ninyo is that nag-aaral pa siya, tapos meron siyang pinangako sa mga magulang niya. Pero alam mo naman at pangitang-pangita na mahal ka nung lalaki, diba? At mahal ka rin nung babae. Yun yung mga masasarap hintayin. Yung kahit wala pang matamis na oo. Diba? Kahit wala pang ganun katamis na oo, alam mo na oo naman talaga ang sagot. Oo, it's just a matter of time bago niya sabihin yun sa'yo, diba? Tsaka ang sarap magmahal, ang sarap na mag-ibigan, no? Na tipong perfect na yung timing, diba? Yung tipong wala na kayong ibang iniisip, wala na kayong ibang gusto, wala na kayong ibang iniintindi, kundi kayong dalawa na lang, diba? So, saludo talaga ako sa mga ganyan tao, yung marunong maghintay. At saka sa mga babae na, kahit nagpapahintay, alam na meron namang kahihinatnan yung paghihintay ng lalaki. Wow! Surang-sura ako sa mga lalaki, sa mga babae pala ha. Sa mga babaeng ang galing magpaasa. O, kahit babae din ako. Ayoko kasi, naaawa ako dun sa lalaki kapag alam mo yun, naghihintay sila ng walang certainty. Naghihintay sila kasi pinapaasa sila ng babae. Tapos dahil bet na bet sila nung, di ba, nung lalaki, walang gagawin yung lalaki kundi hintayin, mag-effort, magbigay ng, alam mo yun, magbigay ng kung ano-ano dun sa babae. Atensyon, oras, di ba, pagmamahal. Pero yung babae, paasa lang. Oo, ayoko ng ganyan. Kung ayaw mo dun sa tao, sabihin mo. Hindi yung pinaghihintay mo siya nang wala namang wawa. Paawa ka dun sa tao, baka merong
yun talaga yung kailangan mangyari. Baka meron pang ibang pwede magmahal sa kanya. Alam mo yun, ang puro at dalisay na pagmamahal. Diba? Pero hindi niya magawang magmahal ng iba dahil ikaw, wala kang sagot. Diba? Pinapaasa mo yung lalaki. Diba? Ayoko ng ganyan. Kung ayaw-ayaw, kung friends lang, dapat madali tayong kausap. Diba? Lalo na sa mga bagay na may investment na involved. Diba? Negosyo pala. Hindi nga totoo. Kasi respeto ba sa oras at atensyon ng tao? Respeto ang tawag doon. Ikaw naman, kung alam mo na pinaghihintay ka lang at wala ka namang mapapala dyan, ha? Baka naman gusto mo na, ikaw na yung magkusa, di ba, na umalis na lang kung hindi ka naman binibigyan ng importansya. Wow! Oo. Ay, nako. Nagjijirits ako at nahahigh blood ako nang wala namang, ano, wala namang rason. Oo. Pero congratulations and we wish you well kay Faye na napakahaba ng her lalak. Oo. Ikaw na talaga. Ang sarap no, ng ganyang pagmamahal. Yung talagang hinintay ninyo yung isa't isa. You waited for the right timing. Ganyan. Tapos, eto na. Voila! Eto na yung perfect time. Diba? Sana tumagal kayo. And of course, kung meron man kayong ma-face na challenges, sana matagalan nyo yung challenges na yun. I mean, malagpasan nyo yung challenges na yan. Because alam mo, naniniwala ako na kapag ang isang relasyon parang meant to last for a lifetime, matcha-challenge at matcha-challenge yan. Ay, naku, sinasabi ko sa inyo. Kapag ang dalawang tao ay nagmamahalan, na-engage or talagang malapit ang ikasal, matcha-challenge at matcha-challenge ang inyong pagsasama. Naniniwala ako dyan. Kota na nga kami sa challenges ni Ron. Kota na kami, ganyan. Kota kayo na baluna. Pero ang importante dyan, malagpasan ninyo. And it's the both of you against the problem. Hindi yung may problema, tapos pag-aawayan ninyo, kayong dalawa yung magbabangayan dyan, magsasabong kayong dalawa. Hindi ganun bakla. Dapat harapin nyo yan ng dalawa kayo. Diba? Yung hirap ng buhay, yung hirap ng kung ano-ano pang hirap na yan, huwag lang mang bababae o mang lalaki. Diba? Kasi kapag lalaki at babae, third party, diba? Ay, nako. Ako, cannot be yan. I'm so sorry, dadaan ako. Labas kong labas. Oh. Sabi dito ni Lian, good morning po, DJ Lindsay. Napakaswerte man po ni ate at sa unang relasyon niya, nahanap niya na po agad yung taong mamahalin at aalagaan siya at sasamahan siya. Bihira po yung ganyang lalaki. Congratulations po. Sabi naman dito ni Estelo, good morning DJ. Bakit yung sa akin, ako ang pinaasa samantalang mahal ko naman siya? Eh, ganun talaga. Yahoo! Hindi lahat ng minamahal natin, mamahalin din tayo pabalik. Yung iba, nandun na sa verge of loving us, pero may biglang napadaan sa harap nila, nabaling yung atensyon at tingin nila sa iba, eh di hindi na natuloy yung pagmamahal sa'yo. O, naibigay sa iba. Oo, ganun talaga. Sabi ni Joy, hi Pangga Pretty and Witty Lindsay watching here in Sydney. Hello po, Sydney, Australia. Australia? Nasa Australia ba yung best friend ko? Si Roxanne, ay Canada pala yun. Oo, ate Joy, oh, nasa Canada pala si Roxanne. Hello po sa lahat po ng mga Pilipinong nandyan sa Sydney, Australia. Hello po sa inyong lahat dyan. Hello kay Jessica Borge, aray para kay baby. Hoy! Pero tiyaga lang. Oo, saan ka ba maghihintay at sasamahan kita? Ako, wala akong sinabing pangalan. Oo. At sino pa yung mga nagme-message sa atin? Zaldi, sarap naman po ng umaga. Nakakakilig naman po, DJ Lindsay. Mas masarap ako. Hoy! Hindi. Maisaw-saw lang yung sarili. Bernard Arada, good morning DJ Lindsay. Listening from Fallon, Nevada, USA. I found my destiny and my forever 17 years ago and still staying strong and in love every single day. I love my wife so much, May Geraldine Arata, and my two sons, Humphrey and Ga. Hindi ko pa rin alam kung ano yung pronunciation nito. Tulungan mo naman ako, Kuya Bernard. Giles? Styles. Ah, Giles. Kasi yung Styles, ganun yung pronunciation, di ba, si Styles. Hindi ko pa rin alam. Tama nyo na lang ako. Sabi ni Abet, good morning DJ Lindsay. Sarap pa naman pong lumandi. Nashock siguro si Guy. Sulit ang panliligaw. At siya eh, maghahanda na dapat ng baby boy. Kasala na po ito. From Los Angeles, California to Lemery, Batangas. Hello!
Ang daming nakikinig sa atin ngayon, no, na nasa ibang bansa. Oo, good morning, magandang umaga, good afternoon, good evening po. Oo, as the case may be. Oo, hindi kasi ngayong oras na ito ay gabi sa kanila, pahinga moments nila to. Oo. Ang daming snow sa Tokyo, ngayon lamig. Sabi ni Chito Akutsu, o nasa Japan naman ngayon tong nagko-comment. Kung saan-saan kayong parte ng mundo nandyan, hindi ko naman maramdaman, wala man lang paalay, di ba? Oh. Si Erna! Hi DJ Lens, are you watching from GMA Cavite? Ah, ito local. Anong meron siya Cavite? Oh, tahong. Tahong na kinikilo na ang ginagamit po ay yung can. Lata, kan ka dyan. Lata, o, ng gatas. Oo, tapos mga tahong-tahong, ganyan. Pag pupunta kami sa Cavite, yung mga gilid-gilid dyan, alam mong nasa Cavite ka na kapag may nagtitinda na ng tahong. Diba? Sabi ni Iwa po ako, it just so happened that both of them are innocents in the ways of love. It appears they did not know how true love really felt until now. It hit them right where they were standing. Next comes discovering how it is to be buried or immersed in a loving relationship. I wish them blessings for their future together. Hello! Sabi ni Iwa po. Huh. Sabi ni Bernard, tama po yung unang pronunciation ng Giles. Giles, di ba? Giles yan. Kila Yonor, good morning Pangga, watching from Korea. And hello sa mga skincare dyan sa Korea. Arnold Galicia Jr. Hi DJ Lensay from Canberra, Australia. Ang dami nyo dyan. Alam nyo, isa lang ang hiling ko para sa birthday ko. Makinig kayo yung mga nandyan sa ibang bansa. Mananawagan ng ayuda. Sunscreen lang, masaya na ako. Oh, sunscreen lang. Sunscreen, yung mga nagme-message sa akin dyan na mula sa ibang bansa, ah, sunscreen lang, masaya na ako. Oo, malapit na birthday ko, March 1 birthday ko. Oo, baka naman. Sunscreen lang ang hinihiling ko. Diba no, Ma'am Lida? Oo. Buti na lang talaga. Oo. Ito din eh, magpa-birthday din siya. Oo. Happy, happy birthday po kay DBP Director Jaime Paz. Hello po sa inyo dyan. Happy, happy birthday po. Happy, happy birthday, Director Jaime Paz. DBP Director. Opo. Wala po tayong papansit dyan. Pa-hotdog man lang na may marshmallow sa dulo. Director. O, Director Jaime Paz. Baka naman po, no? Ayun lang for today's video, mga pangga. Oo, syempre naman, maraming salamat ha sa pagtutok at pagantabay dito po sa Lihim ng Liham. I mean this from the bottom of my heart, my balon-balunan and my atay. My gallbladder na tinanggal 2 years ago, ganyan. Maraming salamat po ha sa lahat po ng mga sumusuporta sa Lihim ng Liham. Simula po sa umpisa. Wala lang, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat. Oh, mahal ko Pangga ko, baby girl, giving you something from Sara Hieronimo. This one is called Very Special Love. Sa lahat po ng mga in love. At talaga naman pong nakita na ang kanilang very, very special empanadang in love. Charay.